Good morning, Atomians. This is Julie Ann Tabiano, Diamond Master. And ngayon po, ang topic natin this morning is how to register online and TIN verification. So first, kailangan po kabisado po natin yung ating website. Kailangan po natin mag-login po sa www.atomy.com/ph. So kailangan po kabisado po natin yung ating website para tayo po ay makalagin po gamit yung ating member ID and password. So ito po yung ating website po na makikita po ninyo. So i-click nyo lang po yung login. And after po niyan, yan po yung makikita po ninyo. So kailangan lang po natin ng member ID and password. O kung wala pa po kayong member ID, pwede po ninyong gamitin po yung sponsor ID po ninyo. So i-login lang po natin dyan. And after po niyan, ayan, so i-click po natin yung My Office para ma-check po natin yung ating lineage po bago po tayo mag-register sa new member po natin. So ayan po yung ating My Office. So makikita po natin sa right side po yung ating lineage po. So yan po yung i-click po natin para ma-check po natin yung pinakadulo po sa lineage po natin para doon po madugtong yung new member na i-re-register po natin. So after po niyan, pagka-click nyo po ay ito po yung makikita po ninyo. So tandaan po natin na ikaw 100 level lang po ng members yung mag-search po natin dito. So baka magtaka po kayo, kailangan pong i-click po natin yung pinakadulo po doon, baka meron pa pong nakadugtong at yun po yung makukuha po natin as magiging sponsor ID ng i-re-register po natin. So yan po yung sample po ng ating lineage. So pinakadulo po yan, kailangan i-click po natin yung arrow at makikita po natin dyan sa isa po na kailangan po siya lang yung pinakadulo doon, yun po yung kukunin po nating sponsor ID. So after po niyan, nakuha po natin yung ating sponsor ID. So magpo-proceed po tayo sa pag-re-register po kay new member. So i-click lang po natin yung join us, katabi po yan ng login. And after po niyan, ito po yung lalabas po. So tandaan po natin, 18 years old and above lang po yung pwede nating i-register. So i-click lang po natin yung yes. And after po niyan, kailangan po basahin lang po natin yung member agreement po. Andiyan po nakapaloob po yung ating code of ethics and yung company roles po natin. Napaka-importante po yan na malaman po natin yung mga hindi po natin dapat gawin at dapat natin gawin bilang isang Atomy member. So i-click lang po natin yung confirm once na nabasa na po natin yung member agreement po natin. And after po niyan, i-fill in na po natin yung membership form po kung saan dyan na po natin ilalagay po yung membership information po ng ating new member. So yung mga may nakadot po na red, yan po yung kailangan nating fill upan po. So ilagay po natin lahat ng information po ni member and after po niyan, i-click lang po natin yung confirm. And after po niyan, doon na po tayo sa ating sponsor ID. So yung kinuha po natin kanina sa pinakadulo po ng lineage po natin, yun po yung ilalagay po natin na member ID po at i-click po natin yung search. So lalabas po dyan yung member name po ni sponsors. Kailangan po natin i-double check po yan kung tama po ba yung nakuha po nating sponsor ID at doon po siya madudugtong. So tandaan po natin, kapag yan po yung nagpakita po sa ating website po, ibig sabihin po, yung i-re-register po natin is mapupunta po siya sa left side po ni sponsor. Kung for example naman po, nakalagay po ng XXX po dyan sa left, ibig sabihin po, yung i-re-register po natin is mapupunta po sa right side po. Kaya kailangan pong i-double check po natin yan para hindi po tayo magkamali ng paglagyan po ng ating sponsor ID. So after po natin ma-check, i-click lang po natin yung confirm. And after po niyan, sa center affiliation naman po tayo, kung saan po pinakamalapit si member po, doon po natin i-affiliate po yung ating member. So, dito po, for example po, Marikina po siya malapit, so i-affiliate lang po natin siya sa Ariel Marikina. At pagkatapos po niyan, i-click po natin yung confirm. And after po niyan, lalabas po yung applicant information po. Kailangan i-double check po natin yung information ni member kung tama po yung kanyang pangalan, tama po yung mga nalagay po natin na information po niya bago po natin i-click po yung done. At dyan din po, madodouble check din po natin yung sponsor information po niya. So kailangan i-double check po natin bago po natin i-click yung done. After po niyan, ayan, so ilalabas na po your account is created. So yan po yung ibibigay po natin sa ating new member, yung kanyang member ID and yung kanyang password. So next po, na ituturo ko po sa inyo is how to TIN verified. So kailangan TIN verified po tayo para makakuha po tayo ng commission po sa ating Atomy. Step 2 po, kailangan lang po nating i-download po yung application form for TIN verification. So saan po natin makukuha po yung form for TIN verification po? Makikita po natin yan sa resources. Makikita nyo po sa ating website po. Diyan, i-click lang po natin yung resources na po na yan at
hanapin po natin yung membership verification form. Pang number 3 po yan para hindi po kayo mahirapan po. Membership verification po yung kailangan nating i-download. So i-click po natin yan para i-download po natin yung form at doon po natin i-fill up po yung information po ni member na iti-10 verified po natin. And yan po yung dapat po nating i-print out po at i-complete po natin yung form. So member ID po ni member po na 8010 verified po natin. Lagay lang po natin lahat ng mga needed details po na kailangan po para siya po ay maging 10 verified po. And after po niyan, ayan po yung example po, i-attach po natin yung ID card po at picturean lang po natin. So tandaan po natin kailangan po yung photo po is less than 1 MB lang po yung size po niya para ito po ay tanggapin po ni system. So kapag more than 1 MB naman po yung size po ng photo, hindi po siya ay a-accept po ng ating system. So kailangan i-check din po natin yan. And after po niyan, isa-submit na din po natin sa website po natin. And after po niyan, lalagin lang po tayo sa www.atomy.kr/m/mload_official. So dyan po tayo magre-request po ng TIN verification po. Kailangan lang po mag-login po tayo gamit yung member ID and the password. So kapag nakapag-login na po tayo, ayan, lalabas po dyan, choose one of the verification methods listed below and follow the instructions. So tax identification number card po, i-click po natin yan. And after po yan, yan po yung makikita po natin sa ating website po. Kailangan lang po natin mag-upload po ng photo for verification. So click lang po natin yung choose file kung saan po yung pinicturean po natin kanina po. Yung sample po na photo, i-attach lang po natin dyan. And after po niyan, yan po yung lalabas. So document submitted na po. So tandaan po natin yung verification, it takes po 3 to 5 working days. So pwede rin po natin i-check po ito kung tayo po ay TIN verified na po or nag-failed po yung verification po natin. So kailangan lang po natin mag-login po ulit sa ating website at www.atomy.kr/m/mload_ph. So yan po, maglalagin lang po tayo ulit dyan para makita po natin kung nag-success po ba yung verification po natin or kung nag-failed po. So yan po, kapag verification success po, ay yan po yung lalabas. Yan, their member ID po and your membership ID has been verified. So ganyan po, kapag verification success po, kapag verification failed naman po, kailangan po nating ulitin po. Kaya, for example po, may nagkamali lang po tayo ng lagay po doon ng birthday po ni member or yung photo po na in-upload po natin ay hindi po siya less than 1 MB. Hindi po talaga siya tatanggapin ni system. Ganun lang po yung pag-TIN verified po sa ating website. Yun lamang po yung aking topic this morning. And once again, thank you po sa lahat. And this is Julian Tabiano, Diamond Master.